Ladies and gentlemen, please all welcome back Miss Ami Perez. Good morning, Avon ladies. Hello ulit mga ka-Avon, kamusta na kayo? Eto na naman ang inyong Chang Ami. Samahan niyo na naman ulit ako para sa isa pang kwento na naman ng inspirasyon. Alam mo, hindi natin maiiwasan sa buhay minsan na biglang magbabago ang tadhana ng, na hindi natin inaasahan. At sabi nga akala natin hindi na tayo makakaahon. May iba nga na tuluyan ng sumuko. Pero, ibahin nyo ang kwento ng sales leader natin ngayon. Natigil siya sa pag-aaral, naiba ang direksyon ng buhay, pero dahil sa Avon, nagbago o nabago niya ang kanyang kapalaran. At iyon ang masasabi niyang proudest moment ng kanyang buhay. Kaya mga ka-Avon, kilalanin natin si Rosalie Soriano. Ang buhay ko dati, nasa bahay lang, nagpapalaki ng anak na maliit, na parang pwede palang pagsabayin, na kumikita ko, tapos naalagaan ko pa rin yung anak ko, and at the same time, nakakakuha ko ng fulfillment sa sarili ko kasi ando nare-recognize ako in such a way na by that time, hindi kasi ako nakatapos ng pag-aaral ko eh. Dahil nahinto nga ako, dahil nga maaga ako nakapag-asawa. Sino ba naman di makakaalala yung first recognition ko na yun? Parang kinakabahan, na natitense, na basta saya-saya ko. Kasi, syempre, parang, ay sino ba to? Nawala naman natapos by the time. And then, nare-recognize ako. Ganun lang, ganun yung nakukuha kong feeling doon. Hanggang sa yun din yung nagsilping inspirasyon sa akin na magpatuloy pa dito sa Avon. Naalala ko yung sarili ko. Nagpipiyo ako sa Avon EDSA. Ayaw ako isakay ng taxi. Minsan naiiyak na ako sa hirap dahil ang daming kahon, ang daming plastic, walang magsakay, kailangan na yung produkto. Sabi ko, someday, gagaling ako pa magbenta para nang sa gano'n makabili ako ng sasakyan. Through Avon Earnings, nabago niya yung buhay ko talaga kasi una ko talagang pinundan yung sasakyan kahit owner. At least, nakakasigurado ako na from Avon, maiuwi ko yung produkto ng maayos sa mga dealer ko, aabot ako sa oras nila. Hanggang sa pagpapasalamat ko pa rin sa Avon, hindi lang ho owner na bili ko, nakabili pa ako ng isang SUV at meron pa ako isang kotse. Ako masasabi ko talaga, gumanda ang buhay namin dito sa Avon. Hindi lang po buhay ko, kahit pati ako. Gumaganda na buhay namin, gumaganda pa bulsa ko, at higit sa lahat, gumaganda kami mga SL dito sa Avon. Palakpakan po natin si Miss Rosalie Soriano. Good morning, Miss Ami! Good morning, Rosalie! Ayan, nakakatuwa naman at talagang nakaka-inspire ang iyong kwento. Alika, mag-uusap lang tayo. Napansin ko nung habang nagkukwento ka ay talagang parang naiiyak-iyak ka pag naaalala mo ba lahat ng mga naging sakripisyo mo, lahat ng naging paghihirap mo. Anong naging sukli ng lahat ng yon? Talagang naiiyak ako pag naaalala ko yung mga struggle na na-experience ko before. Pero nasuklihan lahat noon ng guminhawa yung buhay namin. Oo nga, may tatlong sasakyan ka na. Ikaw naman, bonggang-bongga. Oo, saka gumanda rin yung buhay ng mga anak ko. Nabibili namin lahat ng gusto namin. At saka medyo may kaluwagan sa pera. Oo. Sa palagay mo, ano yung naging sikreto mo o yung naging personality mo kung kaya't naabot mo yung ganong success? Sipag, tsaga, yun ba yung masasabi mo? Kasama na yun. Pero kasi ako yung tao na people person, hindi ako nahihiyang kausapin ng mga kahit na sabihin na nating may mataas na katungkulan, ganon. Saka medyo malakas yung loob ko na makipag-usap sa ibang taong hindi ko kakilala. Oh. Ganon. Ako, Rosalie, aaminin ko sa inyo ha, wala akong talent pagdating dyan sa pagbebenta. Sa palagay mo ba, yung taong kagaya ko, may pag-asang matrain mo
para maging isang Avon lady? Lahat naman tayo may pag-asa. Mm. Number one lang is kung talagang magdidesisyon tayo para sa sarili natin na matuto. Mm-mm. At naniniwala naman ako, lahat naman ang bawat tao dito may kaganya-kanyang galing eh. Oo. Kailangan lang talaga lakasan natin yung loob natin at maging determinado tayo na umasenso sa buhay. Nabalitaan ko na yung tama ba, yung anak mo, kasama mo na rin dito sa business mo sa Avon. Oh yes, oo. Oo. So parang masasabi mo ba na sa totoo lang gusto mo na maging kaparehong-kapareho mo yung anak mo sa naging takbo ng buhay mo, sa pag-angat ng buhay mo kasama ang Avon? Alam mo, Miss Ami, bawat isang tao may kanya-kanyang individuality yan eh. So, yung daughter ko, meron siyang sariling individuality din, no? At may sarili rin siyang style. May sarili siyang style. Pero naniniwala ako na malaki ang aking influensya sa paghubog sa kanya na gumaling pa dito sa ating business, dito sa Avon. So, kung tatanungin mo kung maging kapares ko siya, siguro masasabi ko, mas gusto ko, mas gumaling pa siya sa akin. Para mas, kung maganda itong na-experience ko dito sa Avon, naniniwala ko kung mas gagaling pa siya sa akin, malamang mas maganda pa magiging buhay niya. Isang sikreto lang na pwede mong ibahagi sa lahat ng mga Avon ladies na nandito ngayon na talagang masasabi mong yun ang naging susi para sa magandang buhay mo kasama ang Avon. Sa akin kasi, nandun na lahat yung mga sikreto. Actually, hindi na to sikreto yung mga sinasabi nating sipag, tiyaga. Oo, at yung pag-train sa mga tao. Oo, pero isa na nga yung nabanggit kanina na ang training ay malaki na itutulong sa paghubog ng bawat isa. Kasi minsan iyan ang na-encounter ko na ayaw nila magte-train. Oo, hindi nila alam, napakahalaga nun. Oo naman, kasi ang mga, lalong-lalo na yung mga SL natin na nahihiyang magsalita in front of many people. So, sa nakikita ko, continuous process lang, continuous learning lang, at practice lang. Practice sa pagtayo, practice sa pagsasalita, at practice din sa pagkausap sa bawat tao. Oo. So, una, hindi talaga siya madali. Oo. Nahirapan din ako, pero lagi ko lang sinasabi sa mga downline ko na, sige lang, sige ka lang, kung magkamali ka, huwag kang mag-alala. Ako lang naman nakakaalam nun eh. Oo. Saka, isa pa, hindi naman nila alam kung nagkamali ka. O yun. O kita nyo mga Avon ladies, yun ang sikreto ni Ate Rosalie or ni Miss Rosalie kung bakit siya naging matagumpay. Last question, gaya ng tinanong ko kay Shirley. Kung merong isang Avon product na ibebenta mo sa akin, ano yun? At bakit yun ang ibebenta mo? Para sa akin ang ibebenta ko ang new products. Oh. Oo. Bakit may mga linya na ba ako? Hindi naman. Kasi hindi lang naman para sa main lines yung ating new product. Kasi ginagamit ng mami ko yan eh. Meron tayong product na pang 25 years old. Ay, buti na lang. Kaka 21 ko pa lang. Huwag kayong kumontra. Kasi naniniwala ako na kapag magandang skin mo, mas malaking influensya mo sa pagbebenta ng ating mga skincare product. Hindi ko naman sinasabing may pangit o may magandang skin, pero iba pa rin yung gumagamit ng produkto natin. Masasabi natin na tayo na rin yung magiging modelo ng sarili nating produkto. Kita nyo naman mga ka-Avon, sana magsilbing inspirasyon ang kwento ng buhay ni Miss Rosalie para talaga namang mas lalo pang gumanda ang buhay ninyong lahat. Maraming maraming salamat. Palakpakan po natin ulit Miss Rosalie Soriano.